Nakatikim ka na ba ng mga ito? Sigurado ako na ang karamihan sa atin ay bihira dahil sa hindi ito basta-basta nakikita sa mga tipikal na tindahan. Bukod doon, ang mga ito ay may kamahalan. Gusto mo ba malaman kung paano nagsimula ang isa sa mga sikat na canned foods sa Amerika? Bago natin ipagpatuloy ang kwento, welcome nga pala sa Ka-Aalam TV. At kung bago ka lang sa channel na ito, hinihiling ko na pakilike ang video at huwag kalimutan mag-subscribe para mapanatili kang updated sa mga video na ating i-upload. Nagsimula ang kwento ng Spam at Hormel Foods kay George A. Hormel na ipinanganak noong 1860 sa Buffalo, New York. Noong si George ay 5 taon gulang pa lamang, lumipat sila ng tirahan sa Toledo, Ohio, kung saan nagkaroon ng kanyang ama ng isang tannery business kasama ang kaibigan nito na may pangalang Hormel and Heyer. Ngunit 1 taon lamang ay agad din itong nagsara. 12 years old si George noong panahon na iyon at napilitang huminto sa pag-aaral upang maghanap ng trabaho para makatulong sa mga magulang. Naranasan niyang magtrabaho sa isang meat market kung saan siya nakakuha ng maraming kaalaman sa pagkatay at parte ng mga karne. Naghihiwa, gumagawa ng sausage, nagbebenta at nagdi-deliver ng mga orders si George, ngunit hindi nagtagal at umalis din siya doon dahil sa napakahigpit nitong amo. Si George ay nagkaroon ng iba't ibang trabaho, ngunit makalipas din ang maikling panahon ay bumalik din sa meat industry na pag-aari naman ang kanyang tiyuhin. Doon, siya ay nagtrabaho 14 hours a day, 6 days a week para mag-process at mag-pack ng mga karne. Ganito ang naging buhay niya hanggang siya ay maging 19 years old. At sa mga panahon na iyon, na-realize niya na hindi sapat ang kanyang kinikita upang pantustos sa kanyang pamilya. Si George ay hindi na pirmi sa iisang trabaho. Habang siya ay nasa Toledo, Ohio, naisip niya na magkaroon ng sariling business at magkaroon ng sariling pamilya. Pumasok sa kanyang isipan na kung siya ay magtayo ng isang butcher shop, kahit papano, iyon ang ikikita at makakaipon siya ng konti. Ginawa nga ito ni George, nagtayo siya ng sarili niyang butcher shop. At isang araw, napag-alaman ni George na ang isa sa mga customers niya ay nagmamay-ari ng isang meat market. Ngunit sa kasamang palad, ito ay nasunog. Nagpa siya ang may-ari na ayusin ulit ang market, ngunit ayaw nang gamitin sa pagnanegosyo. Naisip naman ni George na magandang opportunity ito para mag-take over at magtayo ng sarili niyang meat shop. Sa kasamang palad, ang meat shop na ito ay tumagal lamang ng 4 na taon at nagsara na din. Gamit ang perang naipon sa dating negosyo, isunan ni George nang bumukas ng isang packing business kung saan iba't ibang hayop ang pwedeng maging produkto. Mayroong isda, manok, baboy at baka na masusi naman niyang pinag-aaralan upang kumalap pa ng kaalaman sa mga ito. Sa pag-aaral niyang iyon, napag-alaman ni George na ang baboy ang may pinakamaliit na tapon ngunit may pinakamalaki namang kita, kaya dito siya nag-focus. Hindi naman maialis sa isip ni George na mag-alala kung paano palalakihin ang negosyo dahil mayroon 5 katunggali si George sa packing business na talaga namang nagdodomina noong panahon na iyon. Kaya naman nagpasya si George na mag-focus sa quality, innovation at mas ikatitipid ng produkto upang lumaki ang kanyang kita. Siya mismo ang gumagawa sa bawat area ng kanyang negosyo, mula sa purchasing, slaughtering, trimming and grading ng mga karne. Lumago ang kanyang negosyong packing business ng 2 taon, ngunit si George ay sinubok muli ng panahon nang mangyari ang isa na namang financial crisis noong 1893. Unti-unting bumaba ang kanyang sales. Sa pag-asa na lumaki ulit ang kanyang benta, naisip niyang manghiram ng pera sa kanyang mga kaibigan. Dahil na din sa tulong ng kanyang pamilya, nagawa ni George na makapagpatayo ng 1 pang meat shops sa labas ng Midwest, particular na sa Minneapolis, Chicago, San Antonio at Atlanta. Nagsimula na din siyang mag-export ng mga produkto sa Europe
At pagkatapos ng dalawang dekada sa meat industry, kumita ng $100 million ang kanyang kumpanya. Dahil na din sa katandaan at ilang taon nang nagtatrabaho ni George, napagdesisyonan niya na magretiro na at ipasa ang nasimulang negosyo sa kanyang anak na si Jay Hormel. Si Jay Hormel ay lumipad patungong Germany para kitain naman ng isang kaibigan na si Paul Jordan na nagmamay-ari naman ng isang meat processing plant. Habang sila'y mag-ausap, napag-alaman ni Jay na si Paul ay nakadiscover ng isang method kung saan ang isang process na karne ay pwedeng ilagay ng buo sa loob ng lata at pwedeng tumagal ng ilang taon. Kaya pinakausapan nito ang kaibigan na gumawa ng parehong estilo para sa kumpanya ng kanyang ama. Makalipas lamang isang taon, ang George A. Hormel Company ay naglabas ng kauna-unahang whole ham product na nakalagay sa lata. Pumutok ang kanilang produkto at nasundan pa ng iba't ibang uri, flavored meat. Akala naman ni Jay ay ayun na ang pinakamagiging successful na produkto ng kumpanya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay magkakaroon pa pala ng isa pang mas magiging kilala. Naisip ni Jay ang turo sa kanya ng kanyang ama na si George Hormel patungkol sa karne at parte ng baboy. Ang shoulder part ng baboy ang pinaka hindi nagagamit sa parte ng baboy. Naisip niya na kaysa itapon ng mga ito, bumuo siya ng isang produkto mula dito na tinawag naman niyang spam or spice ham, hango din sa salitang shoulder of pork and ham. Ang spam ay magandang source of protein, mura at pwedeng tumagal ng ilang taon kahit hindi ilagay sa loob ng refrigerator dahil ito ay processed at nakaseal sa loob ng lata. Bumutok ang produktong ito sa iba't ibang sulok ng Amerika. Dahil sa convenience at lasa nito, madami kasing pwedeng gawing luto sa ulam na ito. Pwedeng fried, steamed, baked and boiled. Madalas itong lutuin during lunch and dinner ng mga Amerikano dahil sa dali nitong iprepara. Ang spam din ang nakatulong ng malaki sa American soldiers upang pantawid sa kanilang gutom noong World War II dahil sa bukod sa mura ito ay masarap pa. Kung mura ang spam sa Amerika, meron namang bansa ang halos itrato ang spam bilang isang mamahalin na klase ng ulam. Katulad na lamang dito sa Pilipinas, na makakatikim lamang tayo pag may kamag-anak tayo sa abroad. Maraming salamat sa pag-load ng video. At kung nagustuhan mo ang mga ganitong klase ng topic, paki-like and subscribe mo naman ang ating channel.